na topic. Ito. Utang ng Pilipinas. Ayan o. Sabi dito. Balitang balita sa radyong sira. Utang ng Pilipinas. Lumobo sa all-time high na 13.5 trillion pesos. Ayan po yung balita. Mga kababayan, ipinaliwanag po sa akin to. So ngayon, sabi ko, bakit lumolobo ang utang ng Pilipinas at patuloy na lumolobo? Bumabagsak ba ang ating ekonomiya? Related ba ito sa ating ekonomiya? Na-realize ko din po nung ipinaliwanag sa akin, nung isa sa ating mga researcher. Shoutout kay Mabs. Ayan, nandiyan yan, nanonood. Ipinaliwanag na hindi po lumalaki yung utang ng Pilipinas dahil umuutang ng umuutang ang ating bansa. Lumalaki po yon dahil po sa inflation rate na nagaganap po. Yan po ang sinasabi natin, mga kababayan. Ano? Kunyari, magbibigay ako ng number na pinakamadali. Ano? Kunyari, may utang tayo. Ha? Pinakamadaling pagpapaliwanag doon sa aking pagkakaintindi. Kunyari, may utang tayo na 100 pesos. Ah, 100 US dollars, mga kababayan. Ano? Sa US. Ito yung pinakamadaling explanation po eh. So, nung inutang natin tong 100 US na to, mga kababayan, eh, ang pera, ang equivalent pa lang po ng 1 US dollars is 18 pesos. So, ganun po, no, mga kababayan. So, ngayon po, so, ibig sabihin, bali ang utang natin is, dahil nga 18 pesos eh, no, 180? Tama po ba? Hindi. Lutang talaga ako. No, saglit lang. 1,800? Di ba? So ngayon po, dahil ang utang natin is 100 pesos, so equivalent po ito ng 1,800 pesos, no? Sa ating kaperahan. So ngayon, nagdaan po ang mga panahon. Nagdaan po ang panahon. Tumataas ang dolyar kasi ang ekonomiya nila ay paangat na paangat, at pangalawa po, ang dolyar nila ay talagang gamit na gamit sa buong mundo. Pagbili ng oil sa Middle East, US dollars ang gamit. So sa madaling salita, talaga pong in demand ang US dollars, no? So kaya naman po patuloy na pagtaas ng pagtaas niyan. So ngayon po, dumaan ang panahon. No, 10 years, 20 years, sabihin na natin. Sabihin na natin yung 18 pesos, naging 50 pesos na po, mga kababayan. Pero, ang utang pa din natin sa kanila is 100 pesos lang din. 100 US dollars pa din po. So ngayon, mga kababayan, pag binayaran po natin yan, syempre, hindi naman nila tatanggapin. Oh, bayaran ka na namin ng ano, ng peso. Sandali, eh, US ang inutang nyo. Eh. Sa US ang ibabayad nyo. At the same time, kumbaga, universal ano po eh. Yung US dollars po is magagamit mo kahit saan. So sa madaling salita, US dollars din po ang ibabalik mo. Ano? So para magkaroon ka ng US dollars, kailangan mo yung pera mo na yung peso mo na ipambibili ng US dollars is yung peso ipambibili mo ng US dollars. So ang mangyayari po, kung 50 na po ang equivalent ng 1 US dollar. So sa madaling salita po, kailangan mo na ng 5,000 pesos para mabayaran mo in USD yung $100 na inutang nyo. Diba? So na-relate na po. Yung pagtaas po na sinasabi na yan, dahil po sa inflation rate. No? Sa inflation rate po. Dahil patuloy ang pagtaas ng US dollars. Hindi po ibig sabihin na ang ating bansa ay utang ng utang ng utang ng utang. Bumabagsak ang ekonomiya. Eh baka gamitin po nung mga pinklawan. O tingnan nyo, nako, ito tumaas na naman yung ating utang, yung utang ng Pilipinas. Sabi po niya, ayan si Tita Katie, total outstanding debt reached 12.89 trillion as of end of July 2022. The 96.09 billion of 0.8 increment from the end June 2022 level was due to the net issuance of domestic domestic na sambayon and external loans. So yeah.
Diba? Ano kaya ang ginawa ni Digong sa trillion na pera, mga project, di naman natapos si BBM pa ang nagpatuloy. Sinadar, kaka-import si Duque, vaccine, yung laptop ni Briones, puro sablay, no to Duterte, 2028. Nako, malabo po yata yun. Hanggang ngayon po, talagang napakataas po ng trust rating ni Inday Sara Duterte. Ano po? Sa pagka-vice presidente. So ano po ba next niyan? Di tatakbo yan ng pagka-presidente. Hindi ayaw niya man, aayawan niya ba yung sigaw ng taong bayan? Malabo po. Di po ba? So yun po yung explanation dyan. Yung utang po natin, same lang po yung pagtaas lang po talaga ng dollars. Ang kumbaga, kung bakit nasasabing tumaas yan. Walang bago po, okay? So yun po yung ating mga topic for today, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, 314, baka naman. Baka pwede nyong i-like ang ating live stream, ano po. And kung bago po kayo dito sa channel natin, i-press nyo na din po yung subscribe button and press nyo na din po yung notification bell. Pindutin nyo yung all para araw-araw po kayong updated sa 12:30 o minsan alauna. Ngayon lang po naging alauna kasi talaga namang medyo pagod tayo sa maghapon. Ano? 12:30 ng tanghali araw-araw, mga kababayan, ng live stream natin. And shout out po sa lahat ng nandito ngayon. Orlando Bautista, Tito Jet Ramos, Tita Katie, maraming salamat sa araw-araw na content at pag-i-edit ng ating mga live stream. Ma'am Luz Garcia, kay idol natin na si Angel Ran. At sino pa po ba? Ma'am Lynn Garcia, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga talaga namang sumusubaybay po kahit sa ating replay ng live stream natin. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat po. Ganap na alauna gis ng gabi ng madaling araw dito sa Cayman Islands. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.